Bakit nga ba ayaw gumana ng mini sewing machine or ayaw magtahi ng mini sewing machine? Kung first time niyo po gamitin ang mini sewing machine, gaya ko, nung first time kong ginamit itong mini sewing machine, ayaw po siyang gumana. Kaya ang ginawa ko, chinek ko itong handle, itong part na ito, hindi nga siya nagalaw, ibig sabihin stuck up po siya, kaya ang ginawa ko, ngayon, ginalaw ko siya dahan-dahan, pabalik-balik. Ayun, nung gumalaw na siya, so, ayun, pwede na siyang gamitin. Gumana na siya. Ang kalimitan naman na tanong ng karamihan ay, bakit nga ba ayaw magtahi ng mini sewing machine? Maaring isa sa mga dahilan kung bakit ayaw magtahi ng sewing machine, ito ay based rin sa aking experience, ay naaring maluwag po ang paglagay nyo ng karayom or baliktad po ang paglagay ninyo ng karayom. Mayroon po akong video kung paano po ang paglagay ng karayom or pagpalit ng karayom. Isa rin po sa mga maaring dahilan ay yung baka hindi rin po tama yung pagkasunod-sunod ng paglagay nitong sinulid. At saka, dapat po naka-insert po siya dito sa part na ito ng huwag naman po sobrang luwag or sobrang higpit. Yung tama lang pong nahihila natin na parang may kumakapit sa kanya. Ganito yan. Pwede rin isang sa mga dahilan dito sa ilalim. Baka po baliktad yung paglagay nitong bobbin. Yan. Dapat po ay ang way ng bobbin na ito ay ano, ito pa ganyan, pag ganyan o hindi yung baka mamaya ganito yung paglagay. So, dapat ganyan. Yan. Kunin natin yung sinulid sa ilalim. Ayan, kailangan. Ayan. Ngayon, subukan po natin magtahi. Lagi po nating tandaan sa tuwing bago kayo magtahi, itong part na ito, ito. Itong bakal na ito, laging nakataas. Kasi nga, kung nakababa yan, tapos dito, kunti pa yung allowance na nilagay niyo sinulid. Pag taas niya, magsimula na siya magtahi, bigla niyang hihilahin. Kaya yun ang mga reason kung bakit natatanggal ang sinulid. Kasi wala siyang extra dito, tapos nakababa pa ito. Once umangat ng ganyan, umangat ng ganon, hihilahin niya yung sinulid dito. Struggle po yung laging pabalik-balik maglagay ng sinulid sa karayom. Kaya dapat nakaangat po siya. Yan. Subukan po natin magtahi. Mas maganda po magtahi. Medyo may alalay dito eh. Dito, kunting hila sa unahan. Para pantay po yung daan ng sinulid. Yan. So, yan. Tapos, bagong kunin itong ano, kung nahirapan po kayong kunin itong tela sa ganyan, sa ganito ka kapos na ano, ang ginagawa ko dyan, ito, dito ako hihila. Hihilahin ko ng ganyan, yan. Hihilahin ko itong sinulid. Pagkatapos ko mahila dyan, paghila ko dito, ayan. Napakadali na lang po siyang hilahin.
Check natin. Ayan po ang daan ng ano ng aking mini sewing machine. Ayan, maayos po siya. Kasi maayos po yung paglagay ko ng sinulid at paglagay ko ng karayom. Kung mayroon pa po kayong mga tanong, mag-comment lang po kayo at aking gagawa ng paraan na ma-replyan po kayo. Kasi sa ibang itong aking na-share lang po ay based lang po sa aking experience. Thank you po sa mga nagme-message sa akin. Pasensya na po at hindi ko kayo ma-replyan agad-agad. Thank you. Salamat sa panonood.